Ayan guys, oh. So nakikita ninyo na gumagalaw na yung sisiyo sa loob. Hello guys! Welcome again to my channel. Kung nakikita ninyo, nandito tayo sa aking candling table. So, ipapakita ko sa inyo ngayon guys kung paano tayo mag-candling ng mga 19th day na eggs na sa ating center. So, ito na sila guys. Tinanggal na natin sila lahat dahil kailangan na natin silang ilipat sa hatcher. Pero bago natin sila ilipat sa hatcher, kailangan muna natin silang silawin dito sa ating egg candler para makita natin kung posible ba silang mapisa or hindi. So, ihihiwalay na natin yung mga buhay na sisiyo sa mga infertile at saka sa mga sirang itlog, and then mayroon din mga similya yung iba pero hindi na po. So guys, tingnan ninyo kung paano tayo mag-candle ng mga itlog na ililipat natin sa hatcher. Dito sa amin, hindi kami nag-candle ng 5 days, 12 days. Kasi sa transfer time na namin, kinakandle yung mga itlog para mas madali namin masalansan yung mga infertile at saka fertile nila. At saka kung ilalabas kasi itong mga itlog na to sa incubator, maaaring kainin pa ng mga daga, usa, so babantayan pa natin. Mas maigi na yung nasa loob sila ng incubator kasi malaki naman yung incubator natin. So hindi tayo magkukulang ng space. Yung mga candling sa 5 days at 12 days, applicable lang yun doon sa mga maliliit yung capacity kasi wala na silang paglalagyan kung hindi sila mag-candling. Ayan guys, kasi sa amin dito, mas comfortable kami o mas madali sa amin yung sa 19th day na tayo mag-candling kasi kailangan naman natin i-ready itong mga infertile eggs. At ito turnover natin sa may-ari. Kailangan guys, walang kulang yung mga itlog unless yung mga nag-explode na talaga. So, hindi na talaga natin kayang i-preserve yun at hindi na natin matuturnover sa may-ari. Pero kung kaya naman, as long as buo pa yung itlog, kahit na mabaho na yan, ginagawa natin, pinapakita talaga natin sa may-ari para hindi tayo pagdudahan. Kasi ang ganitong business, ang ating capital lang dito is trust ng mga customer. So, hindi natin yan magigain sa advertising or kahit ano pang promotion yung ating gagawin dyan. So, yung tiwala ng customer natin, makukuha lang talaga natin kapag nag-gain natin. Kapag nakita nila na honest tayo sa ating ginagawa. So, hindi na, yung ganitong business, hindi kailangan ng advertisement. It is based on result, guys. Kasi pag nakontento yung ating mga clients, sila na mismo yung mag-promote sa atin sa kanilang mga kakilala. Actually, kami dito, hindi talaga kami nagkakaroon ng promotion kasi natakot kami na hindi natin ma-cater lahat. So, yung pumupunta dito sa atin, halos lahat sila mga referral na ng kanilang mga kakilala, mga friends na satisfied sa ating services sa kanila. So, wala silang nakikita na advertisement na nag-advertise tayo kasi yung ating capacity para lang sa mga kakilala natin at mga friends. So, hindi pwede natanggap lang tayo ng tanggap ng itlog kahit na hindi na kaya ng capacity natin. So, ayan guys. Maraming sira yung kanilang itlog. So, hindi natin pwedeng sabihin na yung nasira yung itlog dahil sa incubator. So, minsan talaga yung ating hatch is nakadepende sa hatch, sa fertility ng itlog. So, kung yung itlog wala na talagang laman, so, wala talagang mapipisa. Ayan guys. Ayan.
kailangan nating ihiwalay ang mga, nilagyan ko ng bilog yung mga fertile guys para madali kong makilala na yun lang yung ililipat ko sa ating hatcher. Ay! Tingnan nyo guys, oh. Mabaho. So, ganito tayo magkandiling ng mga itlog. Nakikita natin yung mga gumagalaw na nabik ng ating mga sisiw. At minsan ay, ayan o, pag sobrang active sila, nakikita ninyo guys, mayroon na talagang butas dyan sa taas. So, yung natitirang bakante dyan sa taas, dyan lalabas yung beak ng ating mga pinapapisa. Ito, mapula na itlog, pero nandyan yung ano niya, gumagalaw na rin. So, ayan guys, o, buhay yung sisiyo sa loob, gumagalaw siya. Para mas madali kong makilala kung ililipat pa sila sa hatcher o hindi. Yung mga walang bilog, ibig sabihin nun yun, yung mga hindi buhay na sisiw, walang sisiw, infertile, walang similya, bubuk, yun siya guys. Pero yung mga binibilogan ko, yan yung mga ililipat natin sa hatcher. Ibig sabihin, mga active sila. So, ganito tayo magkandiling ng mga itlog sa ika-19th day na kung saan ililipat na natin sila sa hatcher. So, hindi tayo nagkakandiling ng 5 days or 12 days para makasave naman tayo sa trabaho dahil routine yung trabaho natin dito. Every day, nakaschedule tayo sa pagbaliktad, sa pagha-harvest, sa pagla-line up, pag-text, and then meron tayong receiving ng mga eggs. So, hindi na natin pwedeng i-insert sa ating oras yung candling ng 5 days and 12 days kasi itatambay lang naman natin yung itlog sa labas and then mahihirapan tayong maghanap pag inventory time. Kasi guys, kailangan natin dito after ng harvest natin i-turn over din natin yung mga hindi napisang itlog sa ating mga clients kasi para hindi tayo pagdudahan na saan pumunta yung ibang itlog na hindi napisa. So, ito guys, tapos na yata to. So, ayan guys, may mga sisiw at kailangan na nating mailipat ito sa hatcher. So, nakikita ninyo, pag active yung sisiw, gumagalaw na sa loob at maaaring mayroon na siyang peeping ang tawag diyan peep yung bit yung na ano niya na nabutas na ng sisiw yung kanyang shell. So ayan guys. Dito sa amin guys, masasabi ko na ang hatch rate namin ay nagre-range sa 98 to 100%. Kasi yung ating basis ay yung mga nilipat natin na itlog sa hatcher at nakikita ninyo na halos lahat ng na-transfer natin doon ay napipisa. Hindi kasi tayo nagkakaproblema kung about lang sa humidity at saka temperature ng ating incubator, sobrang stable na po kasi ng ating incubator, guys. Kasi matagal na natin ginagamit at everyday natin ginagawa ito. So, hindi tayo tatanggap ng mga customers sakaling unstable yung ating mga incubator. So, marami na kami ma-experience dito na pinipending ko talaga yung receiving ng eggs. Pag alam ko na yung mga incubator natin na functioning is puno na. So, sinasabi ko talaga guys na hindi mo natatanggap ng eggs kasi nga under repair yung ibang incubator. Kasi mahirap na isugal natin yung mga itlog ng ating mga
clients sa mga silang incubator kasi alam natin kung gaano kahirap ang pag-aalaga, gaano kamahal yung pakain, yung panahon ng paghihintay. Siyempre, yung mga clients natin dito ay tinitreat natin as partners. Hindi lang ito basta-basta ang business, guys. Kaya ako, gusto kong magbigay din ng advice sa abot ng aking mga yung mga nalalaman ko, yung mga kakayanan ko, gusto ko rin i-share baka sakali magkaroon ng improvement sa kanilang breeding. Kasi ako dito, guys, based on performance, masaya ako pag marami din akong nahaharvest. Ayokong nag-harvest ng puro reject chicks, yung mga, syempre, mas mahirap linisin yung ating incubator, yung ating hatcher pag maraming maruruming itlog dyan, maraming sumasabog, or maraming reject na chicks yung mga dumudugo paglabas sa hatcher. So, ayoko nang ganun. Kaya, as much as possible, gusto ko talagang magbigay ng advice. Baka makatulong yung aking mga nalalaman. Ito lang, guys, yung ating mga ililipat sa ating hatcher dahil sila lang yung fertile at saka active yung mga sisiyo. Ito siya, itatabi na natin at hahanapin lang natin sila ulit pag mag-inventory time na tayo at isasama natin doon sa karton ng mga sisiyo para ma-turnover natin sa mga may-ari ang mga itlog nila na pina-incubate. Kasi hindi natin pwedeng itago ito at hindi i-turnover kasi pagdududahan tayo kung saan napunta yung mga itlog na mga hindi napisa. Yun nga, ang sinasabi ko, yung hatchability talaga ng ating mga hatcher nakadepende sa itlog. Kaya nga, nag-a-advise tayo nung mga dapat gawin para maiwasan yung mga infertility sa itlog, para maiwasan yung pagkasira ng mga itlog at ilang days lang siya dapat na naka-standby para naman ma-achieve natin yung maximum or optimum na hatchability ng inyong mga itlog. Kasi sa katagalan talaga, guys, nasisira talaga yung mga itlog kung nakatambay dyan. Tapos na tayo sa pagkandel ng ating mga itlog na ililipat natin sa hatcher. Sana ay may natutunan kayo kahit konti sa mga na-share ko ngayon sa inyo. I would be very glad if you will consider subscribing to my channel. Hit like, comment down below kung ano pa yung gusto ninyong malaman at ibibigay natin ang kasagutan kung kaya nating sagutin. And then, pag nag-subscribe po kayo, bell all po kayo para ma-notify kayo agad kung may mga bago tayong videos na i-upload.